gusto niyo po mabasa itong chapter na ito, isulat niyo po ang Lucas chapter 1:46-55. Marami po po kayong matutunan tungkol sa ating mga kababaihan. Kaya tuwing nababasa ang mga nangungunang salita ni Maria sa isang pagtitipon sa iglesia, masasabing ang isang babae ay nagtuturo sa iglesia. Hindi lamang hindi sinasabi na ang babae ay manahimik lamang. No. Ang isang babae ay nagtuturo rin sa iglesia. At pinuri ito ng ating Panginoon. Ang babae, sa pagsubo niya sa kanyang anak sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang babae, si Maria, siya ang naglilihi kay Jesus. Babae ang ginamit ng Amang Diyos para si Jesus ay maisilang dito sa mundo ito. Kaya, sa isang bagay, maraming magagawa sa kung ano man ang mga gawain natin, maraming mga pamamaraan. May iba pang mga kababayan sa bangong tipan na ginamit sa Diyos sa kaloob ng propesiya. Ang mga ayon sa Roma 16, chapter 16, ang kababayan bilang mga apostol. Naliliwanagan tayo na pagbati ni San Pablo sa Roma 16 lang pinakukurihan niya ang ilang kababaihan na nilbihan sa ministeryo para sa kaharian ng Diyos. Maaari pang naitalang isa sa mga iyon bilang apostol. Ayon kay San Pablo, itinagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe na isang takapaglingkod ng iglesia sa Centria. Tanggapin niyo siya alang-alang sa Panginoon gaya ng nararapat natin gawin sa mga banal. Mababasa po natin sa Roma chapter 16 verse 1 and 2. Mga kababaihan bilang guru. Kanina, kababaihan bilang apostol. Ngayon naman, kababaihan bilang guru. Sino sila sa bagong tipan na ginamit ng Panginoon? Ang tungkol kay Priscilla, siguro na ano nyo na ito, si Priscilla na kasama ang kanyang asawang si Aquila, ay nagkaroon ng napakahalagang ministeryo na ipinagpasalamat ng lahat ng Iglesia Gentil. Ito ang sabi ni San Pablo sa Roma 16:3-4, ikumusta ninyo ako bilang Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpasalamat sa kanila, pati na rin lahat ng iglesia ng mga Hintel. Malino po na maaaring maging manggagawa ang mga kababaihan sa ministeryo. Walang makakatanggi na tinulungan ni Priscilla ang kanyang asawa upang turuan si Apollos, isang lalaki po ito. Dagdag pa dito, dalawang ulit na binanggit ni Pablo sa Biblia, sina Priscilla at Aquila ang nagsusulat siya tungkol sa iglesia na titipon sa kanyang bahay. Mababasa rin po ito sa Unang Korinto, chapter 16, verse 19. At sila po ay kapwa tinawag na magagawa kay Kristo sa Roma 16, verse 3. Kaya ito po, sila pong mag-asawa na ito ay magkasama sa gawain ng iglesia. Magandang halimbawa po ito sa ating mga kapatid na magkasama sa gawain ng Diyos dito sa ating iglesia. Na naway sila ay maging aktibo sa gawain ng ating Panginoon dito sa ating iglesia. Kaya po, huwag po nating isipin na hindi ako kasama sa gawain ng Panginoon.
wala akong kakayahan. No, huwag po. Dahil ang ating Panginoon ay hindi namimili kung ano ka, kung sino ka, ang mahalaga sa Panginoon po, ang ating katapatan na tapat tayo na sumunod sa ating Panginoon Jesus. Isa pa pong kababaihan, inutos ni Jesus sa kababaihan na turuan ang kalalakihan. O, di ba? Ang minsan ang sinasabi nila na ang mga lalaki lang ang mamumuna, ang mga lalaki lang ang magturo. Pero dito sinasabi na inutos ni Jesus sa kababaihan na turuan ang kalalakihan. Nang si Jesus ay muling nabuhay, inatasan ng isang anghel ang tatlong babae upang turuan ang mga lalaking alagad ni Jesus. Nung si Jesus ay nasa libingan, sino ang unang-unang pumunta at dumalaw sa libingan? Di ba po mga babae? Sila ang unang pumunta at sila ang unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon.